Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2021. Nagulat silang lahat. Sus, ano yung bagay na yan? Saan ito nang galing? Ti ito, nanaginip pa ba ako? Maya-maya, napansin nilang may hindi tama. Isang hukbo ng mga kawal ng tribo ng demonyo ang lumipad patungo sa kanila. Ang tribo ng demonyo ay tumawid sa dagat tulad ng paglalakad sa parke. Mayroon pa ring hindi mabilang na siksikan, lumilipad na mga demonyong hayop sa kalangitan. Karamihan sa kanila ay malaki ang laki. Ang isa sa mga ito ay isang gintong bato na maaaring ibuka ang mga pakpak nito na humigit kumulang 500 metro ang lapad, na natatakpan ang kalangitan ng isang malawak na madilim na kalawakan. Oh my God! Mabilis! Atake! Atake! Humiling ng backup! Humiling ng backup! Boom! Ang hukbo ng tribo ng demonyo ay marahas na bumangga sa mga barko at nagpadala ng isang barko na lumilipad. Nagpaikot-ikot ito sa ere na parang laruan lang. Sa wakas, isang gintong bato ang humawak at kinaladkad ito sa taas na 1,000 metro bago ito marahas na binasag. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang barko ay nagkapira-piraso nang bumagsak ito sa dagat, na lumikha ng isang malaking alon. Nang makita ng mga tao sa 2 pang barko ang eksenang iyon, nasa bibig nila ang puso nila. Namutla ang kanilang mga mukha at hindi man lang sila makatayo. Ang mga ganitong eksena na makikita lang sa mga kakaibang sci-fi movies ay nangyari sa harapan nila ngayon. Boss, ano ang dapat nating gawin ngayon? Papalapit na sila sa atin. Paano ko malalaman ang gagawin? Tumalon ka sa dagat. Gayunpaman, walang silbi ang pagtalon sa dagat ngayon. Hindi nila ito gagawin. Ang hukbo ng demonyong tribong ito mula sa sinaunang force field ay maaaring durugan ang isang grupo ng mga tao hanggang sa mamatay kapag pinakawalan ang kanilang masasamang chi. Halos sa isang kisap mata, ang 2 natirang barko ay nagkapira-piraso rin na walang nakaligtas. Gayunpaman, ang footage na kinuha mula sa barko ay nakarating sa mga kamay ng mga opisyal sa Japan. Nagulat ang mga opisyal. Noong una nilang makita ang footage, inakala ng mga Japanese officials na nanunood sila ng ilang uri ng movie special effects. Naniniwala lamang sila na totoo ang lahat ng ito hanggang sa makumpirma nilang nawasak ang mga barko, nawala ang mga signal at na-verify din na ang footage ay ipinadala mula sa surveillance camera mula sa kanilang mga barko. Samantala, pinatunayan din ng footage na nakuha ng satellite ang puntong ito. Natahimik ang buong kwarto. Sa susunod na sandali, ang House of Councilors ng Japan ay gumawa ng desisyon na alertuhan ang mundo sa pamamagitan ng pagpapalabas ng footage ng pagbabantay at humingi ng internasyonal na kooperasyon sa laban. Ito ay hindi isang bagay ng isang bansa ngunit isang sakuna sa sangkatauhan. Nang lumabas ang balita, nagulat ang buong mundo. Asterisk asterisk asterisk. Samantala, hindi pa rin alam ni Alex at ng iba ang tungkol sa earth-shattering event na nangyayari sa labas. Sinunod nila ang utos ni Eunice at nagtungo sa kalaliman ng lihim na kaharian. Sa piling ng Vajra Demonic Ape, ang mga ordinaryong demonyong hayop ay hindi nang ahas na lumapit at tumakas sa malayo matapos maamoy ang pabango nito. Kaya, napakapayapa ng paglalakbay. Bukod pa riyan, dahil sa katotohanan na ang anak ni Alex na ipinanganak ni Daye ay napakaliit at wala ni Alex, Daye, Jade at Phoebe ang may karanasan sa pag-aalaga ng mga sanggol, kaya binuksan ni Alex ang teleportation passage ng Kala Temple at pinapasok si Daye na kapanganakan pa lang at ang kanyang anak na babae. Sa pagkakataong ito, para lang itong meteorite na nahulog sa isang tahimik na lawa. Maraming tao ang hindi makapaniwala, lalo na sina Dorothy at Claire. Nang tumingin sila sa anak ni Daye sa kanyang mga bisig at pagkatapos ay tumingin sa 4 na sanggol sa tiyan ni Dorothy, sila ay nagkaroon ng halo-halong damdamin. Alam ni Alex na ang susunod na eksena ay magiging awkward. Binati niya ang mga ito at naunang umalis sa templo ng Kala. Maya-maya, nahanap na niya ang entrance na itinuro ni Eunice. Nang tingnang mabuti ni Alex, tuwang-tuwa siya. Ang portal ng teleportasyon dito ay eksaktong kapareho ng sirang spell formation na pinuntahan ng kanyang ama, si William Rockefeller, sa ilalim ng libingan ni Caesar sa Michigan. Kabanata 2022. Saan tayo dadalhin ng lugar na ito? Bahagi rin ba ito ng sinaunang force field?
Hindi bababasa. Walang mga tao na lumitaw sa gumuho na bahagi ng sinaunang larangan ng puwersa sa loob ng 30 taon, ngunit ang kabaligtaran ng portal na ito ay ang hanay ng aktibidad ng tao. Ito ay dapat na isang bagong pagtuklas. Bahagyang natuwa si Jade. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ay nakatayo sa tuktok ng sangkatauhan. Kahit ilang beses niyang sinubukang pasukin ang kaharian pagkatapos ng Tribulation Crossing, hindi niya matupad ang kanyang hiling dahil sa mga patakaran. Meron siyang, hindi man lang nagawang iguhit ang Lightning Tribulation, na hindi naman normal. Sinubukan niyang alamin ang dahilan. Nais niyang maghanap ng bagong lugar upang maghanap ng pagkakataon. At, ang Yorkshire Palace na binanggit ni Eunice sa harap ng kanyang mga mata ay isang sinaunang sekta na ipinasamula sa sinaunang panahon, at ang Kamikaze Clan na hindi maipaliwanag na nawasak dito bago ito ay nagpatunay na may mas malaking mundo sa labas ng teleportation portal na ito. Ito talaga ang gusto niyang hanapin. Excited niyang sinabi, titingnan ko muna ang teleportation portal. Hindi mo kailangang maabutin ako ng nagmamadali. Kapag nakarating na ako at naunawaan ang sitwasyon, babalik ako para tawagan kayong mga tao. Ito ay magiging mas ligtas din. Sa kanyang nakadisplay na cultivation base, hindi na siya masyadong magsasabi nito. Tumanggol si Alex. Walang komento si Phoebe. Talaga, hindi siya masyadong malinaw sa sitwasyon sa lahat ng paraan dito. Naghanda si Jade sa mismong lugar. Pagkatapos, humakbang siya papunta sa madilim na teleportation portal. Ang susunod na segundo, bam! Isang malakas na kalabog ang nagmula sa teleportation portal. Pagkatapos lang na pumasok si Jade saglit, bumubulusok siya ng malakas na puwersa. Binutukan niya si Alex. Array! Bumagsak si Alex sa lupa sa kanyang likod at dumausdes dito ng 20-30 metro bago siya tumigil. Nakahiga sa katawan niya ang pinasol na si Jade at umaapoy. Itim ang buong mukha niya, parang gumapang lang palabas ng chimney. Napatingin si Alex sa kanya nang may pagtataka. Master, anong nangyari? Ibinuka ni Jade ang kanyang bibig at bumuga ng itim na usok. Pagkatapos, nagsimula siyang umubo ng marahas at sinabing, sira ang teleportation portal na ito. Mayroong isang napakalakas na enerhiya na nananatili sa portal at halos hindi ko na ito maibalik. Pagkasabi niyon ay bumangon siya sa katawan ni Alex. Ang kanyang damit ay punit-punit at pinaso. Sa banayad na pag-iling, maraming itim na uling na tulad ng mga bagay ang nahulog sa kanya, na naglantad sa kanyang perpektong 18 taong gulang na magandang katawan. Ang kahangahangang figure ay iniwan si Alex na bahagyang nakatulala. Sinaman siya ng tingin ni Jade. Patuloy ka bang tumitig sa akin? Oh, agad na umiwas ng tingin si Alex at nagtungo upang tingnan ang portal ng teleportasyon. Bago ito, hindi niya ito masyadong pinapansin. Now that he checked it, napansin niyang medyo faulty ang teleportation portal. Ang mga serye ng mga sinaunang rune, mga pattern ng paglilinang at mga pattern ng pagbuo ay tila hindi na ipasa mula noong sinaunang panahon, mas katulad ng mga ito ay inukit dito kamakailan. Gayunpaman, ang mga pattern ng pagbuo na ito ay may mga itim na marka ng paso. Kaya naman, kung hindi niya ito tiningnang mabuti, hindi niya ito mapapansin. Lumapit si Phoebe para sumulyap din. Sinabi niya, Rockefeller brat, maliwanag na ang mga pattern na ito ay inukit dito kamakailan. Tingnan ang mga pinagputulan ng damo at ang lupa dito. Bagong pasok sila, siguradong hindi hihigit sa 1 linggo. Kabanata 2023, pagkaraan ng ilang sandali ay tinawag ni Alex si Eunice. Gusto niyang tingnan niya ang teleportation portal para matukoy kung may pagkakaiba ba sa dinaanan niya dati. Masunuri na ngayon si Eunice matapos masupol ni Maiko Chiba. Hindi siya nang ahas na magsinungaling. After glancing at it, she said, "It's not the same. Maraming pagkakaiba. Noong dumaan ako sa teleportation portal bago ito, napakaliit ng surface ng teleportation portal at hindi ganoon kalaki ang formation patterns sa lupa na halos 3 metro lang ang diameter. Ngunit ngayon, ang diameter dito ay hindi bababa sa nadoble at ang portal ng teleportasyon ay mas malaki din. Iba talaga. Kung gayon, sino ang humipo sa portal ng teleportasyon dito?" Makalipas ang ilang segundo, halos magkasabay na sinabi ni na Alex at Jade, "Crazy Crone." Tanging ang Crazy Crone na iyon na nakatakas mula sa Nature's Palace, ang pinakamataas na pag-iral na pumatay ng higit sa 200 eksperto ng Kamikaze Clan,
ang posibleng muling magbago ng ganoong advanced na teleportation formation sa maikling panahon. Gayunpaman, sino ba talaga ang Crazy Crow na iyon? Si Dai ay ang diyosa ng kalikasan sa kanyang nakaraang buhay, at ang palasyo ng kalikasan ay kung saan siya minsan nagkaroon ng kanyang kaliwanagan. Gayunpaman, hindi niya alam kung sino si Crazy Corn. Bukod dito, ito ay higit sa 10,000 taon mula sa kanyang pagliliwanag sa isang diyos hanggang sa kasalukuyang reinkarnasyon. Sino ang posibleng tumira sa Nature's Palace sa loob ng 10,000 taon? Napabuntong hininga si Jade. Sai, mukhang walang silbi itong teleportation portal ngayon. Hanggat ang aking cultivation base ay hindi papasok sa yugto ng immortalization, hindi ako maglalakas loob na pumasok. Malamang na masunog ako sa abo ng walang laman na apoy sa langit. Sa mga oras na ito, nakapagpalit na siya ng bagong damit, ngunit ang mukha niya ay napaso pa rin na parang isang itim na babae. Samantala, tumingkayad si Alex at maingat na tiningnan ang teleportation portal. Siya ay lubos na nagpapasalamat sa puntong ito. Ang tumatawa ngunit umiiyak na Crazy Crone ay malamang na nawala sa kanyang isip. Gayunpaman, ang mga sinaunang rune at formation blueprints na kanyang inukit sa lupa ay napakalinaw at walang anumang pagtatakip. Napag-aralan na ni Alex ang marami sa mga blueprint ng pagbuo ng teleportasyon noon, ngunit karamihan sa kanila ay may mga pagtatakip o pinaghalo sa ilang iba pang mga bagay upang ikubli ang katotohanan at pigilan ang mga tao na maunawaan ang mga nilalaman ng pagbuo ng spell. Ito ay makikita bilang isang anti-theft lock na idinagdag ng formation maker sa kanyang formation, at ito ay nakita rin bilang isang string ng mga code. Gayunpaman, dahil galit si Crazy Crone, hindi niya ito nilock. Tumingkayad si Alex sa lupa at pinag-aralan ng mabuti ang teleportation formation blueprint. Habang tinitignan niya ito, lalo siyang namangha at humanga sa gawa. Ang Crazy Crone na iyon ay talagang hindi ordinaryong tao. Ang mga lumang pattern ng paglilinang sa pagbuo ng spell na ito ay naglalaman ng mga prinsipyo ng napakalaking paglilinang ng langit at lupa. Ang bawat alpabeto ng mga sinaunang rune na ito ay kasuwato ng langit at lupa pati na rin ang araw at buwan. Guro, dapat kang pumunta rito at subukang unawain din ito. Ito ay tiyak na makikinabang sa iyo. Tumanggaw si Jade at humakbang para pagmasdan ito. Samantala, napakamot ng ulo si Phoebe. Ngunit sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ng isang babae sa dagat ng kanyang kamalayan, boses iyon ni Yuno. Bata, ang aking kaluluwa ay nasugatan ngayon at hindi ko na makokontrol muli ang iyong katawan sa maikling panahon. Ngunit naglatag ako ng matibay na pundasyon para sa iyo. Mas mabuting makinig kang mabuti ngayon. Ipapasa ko sa iyo ang Great Peacock Sutra, na siyang pundasyon ng iyong paglilinang. Ngayon kahit wala ang tulong ko, maaari ka pa ring magtanim ng maayos. Gayun din, sabihin mo sa Rockefeller Brat na maghanda ng 3 Tribulation Crossing na table task para sa akin. Kakailanganin ko sila pagkatapos ng isang taon. Laking gulat ni Phoebe, kaya nagmadali siyang nagtanong, ikaw, sino ka? Kay kamusta ka sa loob ng katawan ko? Sabi ni Yuno, mas mabuting huwag mo nang malaman ang aking pagkatao ngayon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, dapat mong tanungin si Alex Rockefeller. Gusto pa sana ni Phoebe na ituloy ang pagtatanong ngunit tuluyan ng tumahimik si Yuno. Isang napakaluma at komplikadong cultivation script lamang ang lumitaw sa kanyang isipan. Maraming banal na kasulatan ang naging batis ng 7 kulay na banal na liwanag at dumb alloy sa kanyang isipan. Dumating pa ang mga boses sa kanyang tenga. Hindi pa niya nahawakan ang Great Peacock Sutra, ngunit sa sandaling ito, para siyang ipinanganak na may ganitong pamamaraan. Ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay tumatakbo sa kanyang katawan nang walang hanggan sa sarili nitong. Agad siyang umupo sa lupa upang makita ang pamamaraang ito. Isang makulay na paboril ang tila lumitaw sa kanyang mga mata. Kasing laki ito ng langit at nakatayong matayog. Si Phoebe ay nilinang ng walang araw at gabi. Nang makaupo si Phoebe, nakalimutan niya ang paglipas ng oras. Ang Great Peacock Sutra ay dumb alloy sa loob ng kanyang katawan at hinigop ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na binago ito sa kanyang sariling espiritual na kapangyarihan. Ang espiritual na kapangyarihang ito ay muling dumaan sa Great Peacock Sutra at naging mas kakaibang kapangyarihan. Ang kanyang hintuturo, na pinagsama sa banal na buto ni Yuno, ay nagsimulang maglabas ng liwanag. Pagkatapos,
Ang gulugad ng kanyang katawan ay tila may kakayahang makipagkomunikasyon sa daliring iyon. Ang mga meridian sa gulugad ay naging mainit na nag-aapoy, na parabang ito ay dumaranas ng kakaibang pagbabago. Sa kabilang panig, si Jade ay nahulog din sa isang uri ng meditative state habang tinitingnan ang mga rune at cultivation pattern sa spell formation. Samantala, patuloy na hinuhusgahan ni Alex ang pagbuo ng blueprint ng spell formation sa kanyang isipan. Isinama niya ang mga spell formation na alam niya sa nauna sa kanya. Kaya lang, lumipas ang isang buwan. Asterisk asterisk asterisk. Samantala, ang Amerika ay nasa matinding problema. Kabanata 2024. Ang tribo ng demonyo ay ganap na sumikop sa Flying Eagle Academy isang buwan na ang nakalipas. Kalahati ng akademya ay natapakan sa mga guho at hindi mabilang na mga estudyante ang nasawi sa sakuna na iyon. Ito ay talagang isang plunge sa kailaliman ng paghihirap. Kahit na ang pinakamalapit na lungsod sa sinaunang larangan ng puwersa, ang Oregon ay naging isang teritoryo ng tribo ng demonyo. Mula noong araw na iyon, ang orihinal na maingay at buhay na lungsod ay napunta sa katapusan ng mga panahon. Maraming tao ang namatay at maraming tao ang umalis sa lungsod. Inilunsad din ng mga opisyal ng Amerika ang kanilang pamatay na sandata. Ang bombang nuklir. Sa kasamaang palad, ang epekto ay hindi partikular na mahusay. Ang tribo ng demonyo ay napakasensitibo sa panganib. Lalo na ang mga elite na dakilang demonyo, nakakaramdam sila ng panganib kahit ilang kilometro ang layo. Bukod dito, ang tribo ng demonyo ay may napakalakas na survivability at napakataas na depensa. Kahit na sila ay nasa saklaw ng nuclear explosion, karamihan sa kanila ay hindi mamamatay. Sa kalaunan, ang 7 bombang nuklir na inilunsad sa Oregon ay nagdulot lamang ng maliliit na casualty ng 200 o 300 miyembro ng tribo ng demonyo. Gayunpaman, ang pinsala sa lungsod ay hindi mahuhulaan. Sa susunod na ilang dekada, ang kalahati ng Oregon ay maaaring hindi natirahan. Ang mga opisyal ng Amerikano ay labis na nahirapan ngunit wala silang magagawa. Sa oras na ito, sa wakas ay may nakaalala sa dating commander ng Flying Eagles na si Jade Benmore. Kung buhay pa si Jade o kung siya pa ang commander ng Flying Eagles, mangyayari ba ang lahat ng nakakatakot na bagay na ito? Karamihan sa mga tao ay may posibilidad na maniwala na hindi ito mangyayari. Kung narito si Jade, hindi man lang siya matutulad kay Darnik Young, na unang tumakas sa larangan ng digmaan at hindi man lang papayag na ang mga eksperto ng Flying Eagles na nagpoprotekta sa kanya ay pumunta sa larangan ng digmaan, kung kaya't ang tribo ng demonyo ay kinuha ng walang kahirap-hirap ang output ng sinaunang puwersa at kung paano kontrolado, ang sinaunang larangan ng puwersa. Nasa kanila na kung ilang tropa ang gusto nilang ipadala sa Wasteland of America. Samantala, ang sitwasyon ng mundo ay mabilis na nagbabago. Ang saloobin ng karamihan sa mga bansa sa mundo patungo sa Amerika ay maghintay at obserbahan ang mga pagbabago nito. Naturally, ang ilan sa mga kanlurang bansa ay tahimik na pumunta upang makipag-usap sa mataas na pamamahala ng mga opisyal ng Amerika. Gayunpaman, ang mga terminong inaalok nilang lahat ay mga daylight robbery lamang at karamihan sa kanila ay sinamantala lang ang sitwasyon. Mahal na hiling nila na ang Amerika ay mahati at magwasak. Halimbawa, sa sandaling ito, pinangunahan ng Republika ng May ang mga kinatawan ng 3 iba pang mga bansa sa Amerika. Sa pagpupulong, talagang iminungkahi nila ang isang kondisyon para sa Amerika na ibigay ang lupain nito. Isang blonde, berdeng mata na babae mula sa Republic of May na nagngangalang Catherine ay kasalukuyang nasa edad 40 at nakasuot ng isang pares ng gintong rimmed na salamin. Siya ay may masamang tingin habang sinabi niya, tulad ng alam nating lahat, ang puwang ng sinaunang puwersang ito ay nasa pasukan ng Amerika. Sinakop ng hukbo ng demonyo ang iyong Flying Eagle Academy at pinipigilan pa rin nila ngayon ang kanilang mga tropa. Natatakot ako na plano nilang magpakilos ng mas maraming puwersa sa labanan. Kapag natapos na nila ang kanilang mga paghahanda, ang iyong Amerika ay ganap na matatapos para sa aming 4 na bansa, hanggat ibibigay ninyo ang 33% ng mga lungsod sa Hilagang Kanluran, ay lalaan namin ang lahat ng puwersa sa aming mga bansa upang tulungan kayong labanan ito. Ang deal na ito ay isang murang bargain. Imposible. Hinampas ng isang elder ng Amerika ang mesa at tumayo. Walang isang lungsod ng Amerika ang mawawala at ni isang pulgada ng teritoryo ng Amerika ang mawawala.
Kung yan ang intensyon mo, pwede ka nang umalis. Kabanata 2025. Ang elder na ito ay ang kasalukuyang emperador ng Amerika at ang unang dakilang pinuno. Pagkatapos noon, may ilan pang matatanda na tumayo sa galit. Tama iyan. Kahit napatayin ng tribo ng demonyo ang bawat isa sa ating mga sundalo sa Amerika, hinding-hindi natin ibibigay ang mga lupain. Panipi, Emph. Kung wala na ang Amerika, sa palagay mo ba ay malayo na sa pagkawasak ang iyong mga bansa? Ang kinatawan ni Kamani, na isang matangkad at matipunong lalaki, ay umiling at sinabing, mas mabuti na ito kaysa ang buong Amerika ay wasakin ng tribo ng demonyo, tama ba? Napakaraming lungsod sa Amerika. Hindi masakit na hayaan kaming magkaroon ng ilang lungsod. Ang mga kinatawan mula sa iba pang ilang mga bansa ay sumang-ayon sa kanya. Umiling ang Emperor of America at nanatiling tahimik. Sa pagkakataong ito, nagsalita ang isang elder na may apelyidong Yang, paano ito? Imposibleng ibigay ang ating mga lupain ngunit paano ang pag-upa? Tulad ng ginawa natin sa Aroma City noon, maaari tayong umarkila ng kabuoang 33 lungsod sa loob ng 100 taon. Ang matandang ito ay pinsan ni Darnik Yang, si Zachariah Yang. Galit na tinitigan siya ng mga matatanda ng Amerika. Sa sandaling ito, may nagtulak sa pinto ng conference room na bukas. Dalawang lalaki at isang babae ang pumasok na nakataas ang ulo. Ang babae ay ang taktika na umalis sa Flying Eagles, si Eleanor Curtis. Malamig na umungol si Eleanor at sinabing, upahan ng 100 taon. Zachariah Yang, sino ka para magsabi ng kalokohan? Gusto ba ng mga Yang na bumaba sa kasaysayan bilang isang walang hanggang katanyagan? Nararapat kang mamatay gaya ni Darnik Yang. Nakilala ni Zachariah si Eleanor at agad na sumigaw, ikaw. Eleanor Curtis, ang taksil mula sa Flying Eagles, isang hamak sa sangkatauhan. Nakipagsabuatan ka sa B**tick na iyon, Jade Benmore, upang makipagtulungan sa mga kaaway at ibenta ang ating bansa sa pamamagitan ng pagbebenta ng aming impormasyon sa tribo ng demonyo. How dare you show up dito? Sa tingin mo ba ito ay isang lugar para sa iyo? Sino ka sa tingin mo? May kumuha sa kanya. Sisiga pa lang siya, may dumaan na figure. Isang matangkad at binata ang biglang sumulpot sa harap ni Zachariah na parang multo ang bilis. Sa harap ng hepe at ng mga kinatawan ng mga bansa sa kanluran, agad niyang hinawakan si Zachariah sa kanyang leeg at malamig na sinabi, ano ang tawag mo kay Jade Benmore? Ang mga mata ni Zachariah ay sumabog sa galit. Tinitigan niya ang lalaki at nagmura, what the hell are you doing? Sino ka? Ito ang pinakamataas na komperensya ng Amerika. How dare you pumunta dito at gumawa ng eksena? Paano kung tawagin kong B**tick si Jade Benmore? E ano ngayon? Nagkaroon ng kahangahangang hangarin na pumatay sa mga tingin ng kabataan tulad ng isang sinaunang nagyelo na talam. Kung wala si Jade Benmore na isinakripisyo ng 30 taon ng kanyang buhay sa loob ng force field, sa tingin mo ba ay maaari kang maupo dito at samukan ng kalokohan? Kung wala ang pagdanak ng dugo ni Jade Benmore sa digmaan doon, mabubuhay pa ba kayo hanggang ngayon? Sa huli, sinabi mo talagang nakipagtulungan siya sa mga kaaway at ipinagkanulo ang bansa. Kayong mga kapamilyang Yang ay pinilit siyang bumaba sa pwesto at naglagay pa ng warrant para mahuli siya. Siya ay nawawala sa aksyon ngayon, ngunit sinusubukan mo pa rin siruan siya. Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Nang inig si Zachariah habang nakaharap sa malamig at mahigpit na tingin ng binata. Ikaw, naglakas loob kang pumatay ng tao dito. Dapat mong pag-isipang mabuti ang mga kahihinatnan. Ang aking kapatid na lalaki, si Darnik Yang, ay ang commander ng Flying Eagles, isang 5-star warlord. Sa isang utos lang, patay ka na kahit sino ka pa. Pagkababa ng boses, slam! Ang isa pang binata na nakaitim sa gilid ay naghagis ng isang parisukat na kahon na gawa sa kahoy, na lumapag sa mahabang mesa. Hindi nakatali ang kahon, kaya automatiko itong lumuwag. Pagkatapos, isang dagwang ulo ang gamulong mula rito. Ito ang ulo ni Darnik. Nagulat ang lahat ng naruroon. Bulalas pa ng kinatawan ng Republika ng May. Ang binata na nakaitim ay nagsabi, paumanhin, ngunit ang iyong kapatid ay patay na at hindi siya maaaring magutos ng sino man para sa iyo. Napatulala si Zachariah. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga mata. Ang mga taong nauna sa kanya ay may katapangan na patayin ang commander ng Flying Eagles.
Ano pa ang hindi nila magagawa? Ang dayap na ito, ngumiti ang emperador ng Amerika. Principals, kayong dalawa huwag kayong magagalit. Si Darnik Young ay tumakas bago magsimula ang digmaan, kaya hayaan ang mga patay na mamatay. Ngunit si Zachariah Young ay direktang inapo ng Millennial Young family. Ito ay napakahalaga. Nang marinig ito ni Zachariah ay agad siyang sumigaw muli. Tama iyan. Direct descendant ako ng Youngs at iba ako kay Darnik Young. Kung maglakas loob kang patayin ako, hindi ka na makakatapak ulit sa Amerika. Talaga, habang nanlalamig ang tingin ng binata, marahang pinisil nito ang kanyang mga daliri. Kabanata 2026, Basag. Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw. Dinurog lang ng binata ang leeg ni Zachariah sa harap ng karamihan. Si Zacharias ay hindi namatay sa lugar. Nanlaki ang mga mata niya habang puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Siya ang nangungunang pigire ng mga direktang inapo ng pamilyang Yang, ngunit siya ay papatayin sa ganoong okasyon, sa harap mismo ng emperador. Hindi siya makapaniwala, bagkos, ayaw niyang harapin ito gayunpaman, papalapit na ang pakiramdam ng mamatay. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin at nagsimula siyang mawalan ng malay. Hindi nagtagal, ang kanyang kamalayan ay sinipsip sa kawalan ng kadiliman na hindi na niya maibabalik. Namatay siya. Ang mga tao sa silid ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya dahil sila ay may pakiramdam ng hindi katotohanan, lalo na ang ilang mga kinatawan ng mga kanlurang bansa. Nagdududa pa sila kung naghahallucinate sila. Matayog ang katayuan ni Zachariah Young, kaya paano siya basta na lang papatayin dahil lang may gusto. Higit sa lahat, sila ang kinatawan ng mga dayuhang bansa. Yung mga taong nakapatay ng ganyan sa harap namin. Wala ba kayong respeto sa ating mga bansa? Sinusubukan ba ninyong magpakita ng palabas para sa amin? Ang kinatawan ng Republika ng May, si Catherine, ay nagsabi sa mataas na tinig, kayong mga Amerikano ay talagang sobra. Ano ang ibig sabihin nito? Sinusubukan mo bang bigyan kami ng isang piraso ng iyong isip? Bakit ka pa naglalagay ng palabas kung nasa ganoong sitwasyon ka na? Pag-upo ng 100 taon, ha? Sige, pumayag ang Republic of May. Pagkababa ng boses. Sampal, ang binata na nakaputi, nadurog na lang kay Zachariah hanggang mamatay, ay biglang gumawa ng isang sampal sa hangin at dumapo sa mukha ni Catherine. Kahit 4 o 5 metro ang agwat ng 2 tao, napakalakas at malutong ang sampal kaya't agad na namamaga ang mukha ni Catherine at natanggal ang mga ngipin nito. Ang binatang nakaputi na ito ay isa sa 2 tagapagtatag ng Flying Eagles Academy at ang dating asawa ni Jade Benmore na si Charles Luan. How dare you hit me? Sinusubukan mo bang magsimula ng digmaan sa pagitan ng 2 bansa? Emperor Targon, ikaw ang may pananagutan dito. Ako ang iyong VIP ng Amerika, ngunit napakasama ng pakikitungo sa akin sa iyong pulong sa kabisera. Dapat bigyan mo ako ng paliwanag. Kung hindi, ang Republika ng May ay maglulunsad ng isang krusada laban sa Amerika. Ang kinatawan ng Republika ng May ay sumabog sa galit habang siya ay sumigaw ng naghisteryoso. Maya-maya, gumawa ulit ng hakbang si Principal Luan. Sumugod siya at hinawakan siya sa blond niyang buhok bago siya hinayla. Kung ikaw ay talagang VIP ng Amerika, natural na tretuhin ka namin ng may kagandahang loob, ngunit ikaw ba? Hindi kayo, mga hamak at pumunta pa kayo sa Amerika para humingi ng land cession. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sa dami ng sinabi niya, mas galit siya. Bahagya pa siyang naglapat ng puwersa sa kanyang braso. Sa susunod na segundo, kinalagkad niya ang blond na buhok ni Catherine mula sa kanyang ulo, na nagpapakita ng isang kalbo na patch sa dagwang anit. Napasigaw siya sa mataas na boses habang nanginginig ang katawan sa sakit. Ang ilang iba pang mga kinatawan na kasama niya ay nanood ng eksena sa pagkabigla at hindi manatiling kalmado. Ang iilang bansa nila ay kaalyado, kaya natural na hindi sila maaaring tumayo doon at manood. Isang puting lalaki ang tumalon at sumigaw, "Sino ka? Bakit ang lakas ng loob mong maging mayabang? Gusto mo ba talagang magsimula ng digmaan sa amin?" Sabi ni Charles, "Isang digmaan. Hindi kayo karapat-dapat." Pagkatapos niyang ihagis si Catherine sa lupa, itinaas niya ang paa at dinurog ang tuhod nito. Sa gitna ng matinding sigaw ng babae sa sakit, malamig na sinabi ni Charles, nagbago na ang mga panahon. Ang mga bagay na lumalabas sa sinaunang larangan ng puwersa ay hindi basta-basta kayang harapin ng mga tao.
Kung balak mong magsimula ng digmaan, ako lang ang makakapagpabagsak sa alinman sa iyong mga bansa. Naniniwala ka ba dun? Nanginginig ang babae sa sobrang sakit. Gayunpaman, ang walang awa na pagkilos ni Charles ay lubos na nagpasuko sa kanyang isip. Sa sandaling ito, hindi siya nang ahas magsalita ng kahit isang kalokohan. Asar, kung hindi, hindi mo na kailangang umalis. Nagkatinginan ang mga kinatawan ng bawat dayuhang bansa kahit na sila ay masama ang loob. Ang kinatawan ng Kamani ay sumulong ng dalawang hakbang at nagsabi, "Sa tingin mo ba ay matatakot kami kung sasabihin mo ang ilang matapang na salita? Ang Amerika ay may mga martial artist, ang ating Kamani ay mayroon ding mga mandirigma na mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Mayroon ka bang lakas ng loob na makipaglaban sa makapangyarihang mandirigma ng ating Kamani?" Warrior, mapanlate si Charles at malamig ang mga mata. Hinayaan mo siyang dumating. Kung makakatagal siya ng isang segundo, isipin na talo ako. Ikaw, ang yabang mo lang. Sumulyap si Charles at walang pakialam na sinabi, "Nakakahiya ka, lalaking aleman. Hindi ka karapat dapat sa isang kisap mata mula sa akin." Galit na tumingin sa kanya ang bodyguard. "Bushti, naniniwala ka ba na kaya kung patayin ang isang payat na brat na katulad mo sa isang suntok lang?" Kalmadong sinabi ni Charles, "Gawin mo na." Dagandong, ang 8'2 tall bodyguard ay isang solid na higanti. Walang awa niyang pinasabog ang kamao na kasing laki ng kaserola kay Charles. Mamatay, siya ay napakalakas na ito ay buzz at sumabog sa buong silid, na naging sanhi ng maraming tao na makaranas ng maikling panahon ng pagkabingi sa kanilang mga tainga. Sa sandaling ito, inabot ni Charles ang isang daliri sa hangin at itinuro ang ulo ng higanteng bodyguard bago marahang pinitik ang kanyang mga daliri. Smack! Sumambulat ang ulo ng higanteng bodyguard na parang pakwan. Ang dugo ay nagwisik na parang ulan, na tumalsik sa buong mukha at katawan ng mga kinatawan ng ilang mga bansa sa kanluran. Natahimik bigla ang eksena. Hindi nagtagal, dumating ang dakilang mandirigmang ito na binanggit ng kinatawan ni Kamani. Siya ang orihinal na bodyguard ng kinatawan ni Kamani. Sa pagpupulong, hindi siya pumasok at inayos na magpahinga sa gilid. Pagpapakita sa oras na ito, siya ay talagang walong talampakan dalawang taas at ang kanyang mga kalamnan ay parang bato. Isang German. Kabanata 2027. Hindi alam ng mga dayuhang ito kung paano gumawa ng hakbang si Principal Charles, ngunit napatay na ang higanteng bodyguard. Ito ay talagang kakilakilabot. Tao pa ba ito? Kung pipilitin sila ni Charles, mabubuhay pa kaya sila? Ayaw mo pa bang umalis? Magbibilang ako ng tatlo. Kung hindi ka paaalis noon, mas mabuting huwag kang umalis ng tuluyan. Sa sandaling bumagsak ang boses, nanginginig ang ilang mga kinatawan at agad na tumakas palabas ng conference room na parang tumatakbo para sa kanilang buhay. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Pagkaalis ng mga taong iyon, agad na tinanong ng emperador ang dalawang principal, Principal Henderson at Principal Luan, "Nakahanap ba kayo ng paraan para labanan ang tribo ng demonyo sa paglalakbay ninyo sa Dragon King's Grotto sa pagkakataong ito? Ngayon na ang tribo ng demonyo ay sumalakay sa Amerika at sinakop ang ilan sa mga mahahalagang base. Kung wala pa tayong mabisang paraan, talagang mapapahamak ang Amerika." Ang lalaking nakaitim ay ang isa pang punong guro ng Flying Eagles Academy, si Gilbert Henderson. Siya ang ama ni Luna Flores. Sinulyapan ni Principal Henderson ang Emperor. "Nasaan si Commander Benmore?" Bumilis ang tibok ng puso ng mga opisyal na miyembro sa puntong ito. "Nandito ang mga punong guro upang kondenahin sila sa kanilang mga krimen." Mapait na ngumiti ang Emperor at sinabi, "Sinubukan namin ang aming makakaya upang hanapin ang kinaroroonan ni Commander Benmore. Ngunit mula nang lumitaw ang anomalya ng Skybridge sa California, tila nawala siya sa hangin. Nabalitaan kong nawala na rin ang kanyang alagad." "Oo nga pala, alam ba ninyong dalawa na principal na ang disipulo ni Commander Benmore ang Sam Iris sa Mount Fuji sa Japan?" Tinawian ni Charles ang kamay. "Hindi ito mahalaga. Ang mas mahalaga ay, narinig ko na ang emperador ay personal na gumawa ng utos na arestuhin si Jade Benmore. May ganyan ba?" Tiningnan ng emperador ang ilang ministrong nasa ilalim niya at nanatiling tahimik. Sa pagkakataong ito, sinabi ng isang elder, "Principal Luan, alam kong galit na galit ka ngayon, ngunit wala ring magawa ang emperor sa bagay na ito.
Pinangunahan ng mga kabataan ang ilan pang pamilya upang idaos ang Grand Conference at nakipagkaisa sa 13 pamilya upang pilitin ang emperador na gawin ito. Kahit na gusto ng emperor na iligtas si Jade Benmore, hindi rin niya magagawa. Pagkatapos ng pahayag na iyon, may tumayo sa karamihan upang hindi sumang-ayon. Timmy, huwag kang magbubuga ng masasamang paninirang puri. Ang ganap na legal na balota ay ginanap sa Grand Conference. Paano mo nasabi na pinilit namin ang emperador? Sa pagkakataong ito, sinabi ni Charles, kaya, iminumungkahi kong tanggalin ang panuntunan sa Grand Conference mula ngayon. Sabi ng tumayo kanina, paano ito? Anong mga karapatan mo para gawin ito? Ako ang unang tatutol dito. Ang iyong pagtutol ay hindi wasto. Emph, sino ka sa tingin mo? Sino ka para sabihin sa akin na hindi wasto ang pagtutol ko? Dahil ang mga patay na tao ay hindi kailangang bumoto. Kabanata 2028, mga patay na tao, hindi kailangang bumoto. Anong ibig niyang sabihin? Tulala ang tingin ng lalaki kay Charles habang ang kanyang mga mata at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Siya ay nagkaroon ng isang nagbabala foreboding. Hindi niya sinasadyang umatras at itinuro si Charles habang nauutol, ikaw. How dare you? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Paanong ang isang tulad mo ay nananakot sa mga tao sa harap ng emperador? Nakakaloka ka lang. Wala ka bang respeto sa emperor? Napailing si Charles. Dahil sa pagkakaroon ng mga taong tulad mo, ang emperador ay walang karapatan na magsalita ng normal at napilitang maglabas ng warrant para arestuhin ang isang tapat at karapat-dapat na bayani. Kayong mga tao mula sa tinatawag na mga dakilang pamilya na may hawak ng mga paghahari ng gobyerno ay hindi dapat umiral noon paman. Kalokohan. Sino ka sa tingin mo? I'm nobody but a little principal of an academy that has been dominated, pero, siniraan at binastos ninyo ang aking babae, kaya lahat kayo ay nararapat na mamatay. Hindi banggitin ang paglipol sa ilang mga bug na katulad mo, lalabanan ko pa ang buong mundo. E ano ngayon? Pagkasabi no ni Principal Luan ay pinakawalan niya ang aura sa kanya. Sinakop ng walang hanggan ang kapangyarihan ang buong conference room. Nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang lahat, para silang nasa walang katapusang malalim na dagat ngunit wala silang maasahan, kaya dumiretso sa ilalim ang kanilang puso. Smack! Hinawakan ni Principal Luan ang hindi mapigil na katawan ng taong iyon. Nang itinaas niya ang kanyang braso at ipinatong ang kanyang palad, agad na pumutok ang ulo ng tao. Ito ay malupit, mapagpasyahan at dominante. Hindi lang iyon, walang emosyong nilaybot ni Principal Luan ang kanyang tingin sa buong silid at tumingin sa ibang babae. Sa isa pang grab, nahuli rin siya. Narinig ko na ikaw ang nagpakalat ng mga salita tungkol sa mga krimen ni Jade sa publiko sa pamamagitan ng mga channel ng media. Sinabi mo na nakipagsabuatan siya sa mga kaaway at naibenta ang kanyang bansa at sangkatauhan. Isang taksil sa sangkatauhan, tama ba? Namutla ang mukha ng babaeng iyon at nanginginig ang mga paa niya. Hindi, sabi ni Principal Luan, there's no use in deny it. Siyempre may ebidensya na ako. May sasabihin ka ba bago kita patayin ngayon? Halos maihina ng babae ang sarili. Gusto niyang tumakas kaagad. Gayunpaman, bigla niyang nalaman na ang magkabilang paa niya ay tila napako sa lupa. Kahit anong pilit niya, hindi niya maigalaw ang mga iyon, na parabang naging dalawang palamuti. Alam niyang hindi siya makakaligtas sa hadlang na ito. Kaya naman, pinalipad lang niya ang kanyang freak flag. Tinuro niya si Charles at pinagalitan, she thirsty Luan, sino bang hindi nakakaalam na matagal na kayong naghiwalay ni Jade Benmore? Isa ka lang hamak at basura sa mata ni Jade Benmore. Bakit ka nagpapanggap na infatuated ngayon? Sa tingin mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Matapos ang iyong akademya ay sakupin ng tribo ng demonyo, nagkataon na sinamantala mo ang sitwasyong ito upang maging emperador, tama ba? Pagkatapos, itinuro niya ang emperor at sinabi, Emperor, kung gusto mong mamatay ako, dapat akong mamatay. Hindi mahalaga kung mamatay ako. Ngunit dapat mong makita ng malinaw kung sino talaga ang bastos na ito na si Luan. Kung hindi, huli na upang pagsisihan ito kapag ang iyong katayuan bilang emperador ay nabantaan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng emperor. Cheater si Tiluan ang palayaw ni Charles. Sa pagkakataong ito, malamig siyang umungol. Ang lawak na ng status mo.
Ano ang halaga ng trono para sa atin na naghahanap ng landas ng Diyos? Pabayaan na lang ang emperor ng Amerika, kahit na ito ang trono ng emperador ng mundo, ano? Maaaring sabihin ko sa iyo ang totoo. Sa katunayan, ang mundong kinaroroonan natin ngayon ay napakaliit at sa sinaunang termino, ito ay tinatawag na wasteland. Alam mo ba ang ibig sabihin ng wasteland? Nangangahulugan ito na ito ay isang lugar na inabandona ng mga sinaunang tao, isang lugar na kulang lamang sa 10,000 ng gitnang mundo. Mayroong isang mas malaking mundo sa kabilang panig ng sinaunang larangan ng puwersa. Ano? Natigilan ang mga tao sa narinig. Kabanata 2029. Mga patay na tao. Hindi kailangang bumoto. Anong ibig niyang sabihin? Tulala ang tingin ng lalaki kay Charles habang ang kanyang mga mata at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Siya ay nagkaroon ng isang nagbabala foreboding. Hindi niya sinasadyang umatras at itinuro si Charles habang nauutol, "Ikaw! How dare you? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Paanong ang isang tulad mo ay nananakot sa mga tao noon? Ang emperador! Nakakaloka ka lang! Wala ka bang respeto sa emperor?" Napailing si Charles. Dahil sa pagkakaroon ng mga taong tulad mo, ang emperador ay walang karapatan na magsalita ng normal at napilitang maglabas ng warrant para arestuhin ang isang tapat at karapat-dapat na bayani. Kayong mga tao mula sa tinatawag na mga dakilang pamilya na may hawak ng mga paghahari ng gobyerno ay hindi dapat umiral noon paman. Kalokohan. Sino ka sa tingin mo? I'm nobody but a little principal of an academy that has been dominated, pero, siniraan at binastos ninyo ang aking babae, kaya lahat kayo ay nararapat na mamatay. Hindi banggitin ang paglipol sa ilang mga bug na katulad mo, lalabanan ko pa ang buong mundo. E ano ngayon? Pagkasabi no ni Principal Luan ay pinakawalan niya ang aura sa kanya. Sinakop ng walang hanggan ang kapangyarihan ang buong conference room. Nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang lahat, para silang nasa walang katapusang malalim na dagat ngunit wala silang maasahan, kaya dumiretso sa ilalim ang kanilang puso. Smack! Hinawakan ni Principal Luan ang hindi mapigil na katawan ng taong iyon. Nang itinaas niya ang kanyang braso at ipinatong ang kanyang palad, agad na pumutok ang ulo ng tao. Ito ay malupit, mapagpasyahan at dominante. Hindi lang iyon, walang emosyong nilaybot ni Principal Luan ang buong kwarto at tumingin sa ibang babae. Sa isa pang grab, nahuli rin siya. Narinig ko na ikaw ang nagpakalat ng mga salita tungkol sa mga krimen ni Jade sa publiko sa pamamagitan ng mga channel ng media. Sinabi mo na nakipagsabuatan siya sa mga kaaway at naibenta ang kanyang bansa at sangkatauhan. Isang taksil sa sangkatauhan, tama ba? Namutla ang mukha ng babaeng iyon at nanginginig ang mga paa niya. Hindi, sabi ni Principal Luan, there's no use in denying it. Siyempre may ebidensya na ako. May sasabihin ka ba bago kita patayin ngayon? Halos maihina ng babae ang sarili. Gusto niyang tumakas kaagad. Gayunpaman, bigla niyang nalaman na ang magkabilang paa niya ay tila napako sa lupa. Kahit anong pilit niya, hindi niya maigalaw ang mga iyon, na parabang naging dalawang palamuti. Alam niyang hindi siya makakaligtas sa hadlang na ito. Kaya naman, pinalipad lang niya ang kanyang freak flag. Tinuro niya si Charles at pinagalitan, "She thirsty Luan, sino bang hindi nakakaalam na matagal na kayong naghiwalay ni Jade Benmore? Isa ka lang hamak at basura sa mata ni Jade Benmore. Bakit ka nagpapanggap na infatuated ngayon? Sa tingin mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Matapos ang iyong akademya ay sakupin ng tribo ng demonyo, sinamantala mo lang ang sitwasyong ito para maging emperador, tama ba?" Pagkatapos, itinuro niya ang emperor at sinabi, "Emperor, kung gusto mong mamatay ako, dapat akong mamatay. Hindi mahalaga kung mamatay ako. Ngunit dapat mong makita ng malinaw kung sino talaga ang bastos na ito na si Luan. Kung hindi, huli na upang pagsisihan ito kapag ang iyong katayuan bilang emperador ay nabantaan." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng emperor. Cheater si Luan ang palayaw ni Charles. Sa pagkakataong ito, malamig siyang umungol. "Ang lawak na ng status mo. Ano ang halaga ng trono para sa atin na naghahanap ng landas ng Diyos? Pabayaan na lang ang emperor ng Amerika, kahit na ito ang trono ng emperador ng mundo, ano? Maaaring sabihin ko rin sa iyo ang totoo. Sa katunayan, ang mundong kinaroroonan natin ngayon ay napakaliit at sa sinaunang termino, ito ay tinatawag na wasteland.
Alam mo ba ang ibig sabihin ng wasteland? Nangangahulugan ito na ito ay isang lugar na inabandona ng mga sinaunang tao, isang lugar na kulang lamang sa 10,000 ng gitnang mundo. Mayroong isang mas malaking mundo sa kabilang panig ng sinaunang larangan ng puwersa. Ano? Natigilan ang mga tao sa narinig. Kabanata 2030, Jade Benmore. Si Jade Benmore ay lumitaw. Masakit ang braso ng lalaking hinawakan ni Charles. Pagkatapos, nang makita niya ang lupa ay puno ng mga bangkay, siya ay nanginginig at natakot ng walang kabuluhan dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari dito. Agad na nagtanong muli si Charles, saan? Sinabi ng tao, sa palagay ko ay nagmamadali sila patungo sa Flying Eagles Academy. Sabi ni Gilbert, sabi mo may dala siyang reinforcements. Saan nang galing ang reinforcements? Tuwang-tuwa, sinabi ng Emperor, maaaring ito ay ang mga reinforcement mula sa sinaunang force field. Nagningning ang mga mata ng lahat. Ito ay maaaring posible. Hindi ba sila nag-isip na pumasok si Jade sa sinaunang force field? Sinabi pa ng 20 guro na ang teritoryo doon ay malawak at maraming sinaunang sekta ang umiral. Sa makatuwid, ang lahat ng ito ay lohikal. Sa kalaunan, sinabi ng lalaki, sa tingin ko, 2 demonyong halimaw iyon. Isang unggoy at isang pusa. Lahat ay nawalan ng pananalita. Matatawag bang reinforcements ang unggoy at pusa? Nauutol ang taong iyon, totoo. Totoo ang sinabi ko. Ikaw, malalaman mo kapag nakita mo sila. Paano nagagawang manatiling tahimik si Charles? Noong nasa Dragon King's Grotto siya, ang naiisip niya lang ay itong hiwalay na asawa niya. Para sa kapakanan niya, handa siyang gawin ang lahat. Kaya naman, sa sandaling lumabas siya upang marinig ang lahat ng uri ng mga negatibong balita tungkol kay Jade, siya ay labis na nagalit na nais niyang mapatay ang mga ministro ng Amerika. Swoosh! Hindi man lang nagpaalam si Charles at agad na tumakbo palabas ng conference room, patungo sa Flying Eagles Academy. Ikalawang kapatid, natakot si Gilbert na baka malagay siya sa panganib, kaya dali-dali niyang sinundan siya, iniwan ang mga taong nagtitinginan sa isa't isa na nagtataka. Si Jade Benmore ay sumugod sa Flying Eagles Academy. Sinusubukan ba niyang labanan ang hukbo ng tribo ng demonyo ng ganoon lang? Gaano man katatag ang kanyang cultivation base, hindi niya matatalo ang napakaraming miyembro ng tribo ng demonyo. Natatakot ako na siya ay naghuhukay ng sarili niyang libingan. Sumigaw ang emperador, tama na. Itigil ang paggawa ng mga haka-haka dito. Mabilis na hilingin sa isang tao na ilabas ang surveillance footage ng Flying Eagles Academy doon. Kailangan pa rin natin si Commander Benmore sa mga kritikal na sandali. Ano pa ba ang kaya ninyong gawin maliban sa pag-aaway maghapon? Kung ako ay aasa sa inyo, ang Amerika ay matatapos din sa lalong madaling panahon. *** Sa kabilang banda, mahigit isang buwan nang nasa loob ng Secret Realm sina Alex, Jade at ang iba pa. Marami silang nakuha, lalo na sa teleportation formation blueprint na iniwan ng Crazy Crone. Hindi lamang ganap na naintindihan ni Alex ang trick ng teleportation spell formation na iyon, ngunit naunawaan din ni Jade ang sarili niyang landas dahil sa ilang cultivation pattern na naglalaman ng napakalaking cultivation ng langit at lupa at rune. Ang iilan sa kanila ay umalis sa lihim na kaharian, hindi pa rin lubos na nasisiyahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo sila ng napakalaking problema. Ang mga Flying Eagle ay bumagsak. Ang tribo ng demonyo ay tumawid sa linya at sumalakay sa Amerika. Ito ay napakalaking bagay. Naisip agad ni Alex si Holly na hindi pa rin nakakapagtapos sa Flying Eagle Academy sa ngayon. Hindi niya alam kung matagumpay na nakatakas sa akademya ang munting brat. Nang maisip niya ang eksena kung saan kalunos-lunos na pinatay siya ng tribo ng demonyo sa murang edad, sobra siyang napagod. Gayunpaman, hindi maabot ang telepono ni Holly.